tatlong Redmi Note 12 na model ang ilalabas ngayong taon. Ang regular na Note 12, ang Redmi Note 12 Pro 5G, at ang Redmi Note 12 Pro Plus 5G, at isang special edition ng Redmi Note 12 Pro na Speed Edition. Unahin ko na dito sa Mi Pro Plus version, meron siyang 6.67 inches, na OLED 120Hz refresh rate, Dolby Vision, HDR 10 Plus display. Display pa lang guys, is flagship na siya agad. Ang medyo nakakapagtaka dito, is naka-Dimensity 1085G lang siya na CPU. Pares ng nasa Infinix Zero 5G. Hindi na ako magtataka dito. Dahil Dimensity 925G, yung Pro Plus version ng Redmi Note 11 last year. Naka-triple camera siya na meron 200 megapixel na main camera, 8 megapixel na ultra-wide, 2 megapixel na macro, 16 megapixel ngayon kanyang front selfie camera. Naka-5000 mAh na battery siya at 120 watts sa charger. Itong Pro Plus version, mataas ang megapixel at charger lang meron siya. Compare sa may Redmi Note 12 Pro na version na meron 67 watts lang charger at 50 megapixel na main camera. Pero sa display, sa may battery at sa may processor, same lang sila. Ang halos naiba sa kanila na actually mas excited pa ako dito sa may regular edition ng Note 12. Dahil naka brand new Snapdragon 4 Gen 1 siya na processor at naka 5G ready na rin. Dahil malaking improvement siya sa may Snapdragon 680 na processor na last year model. 6.67 inches pa rin ang display niya na meron Super AMOLED na display at 120Hz sa refresh rate. Naka 48 megapixel lang nga siya, na I think perfect na yan. Dahil 48 at 50 megapixel, hindi naman na halos halatang pinagkaiba nila sa may resolution. 8 megapixel lang guys ang kanyang front selfie camera, naka 5000 mAh siya battery, at 33 watts sa charger. Understood naman na to guys. Dahil base version lang naman siya. Ang nakakapagtaka sa tatlong Redmi Note 12 na yan is naka Android 12 pa lang siya pagka na-release na dapat Android 13 na. Dahil lang paparating na Realme 10 Pro is naka Android 13 na. Dito naman sa may Speed Edition ng Redmi Note 12, actually wala naman siyang malaking pagbabago dito. Dahil inbis na MediaTek ang kanyang processor, is naka Snapdragon 778G siya na processor. Na actually mas malakas siya sa gaming kumpara sa Dimensity. Confirm na mga smartphone na yan. Release date na lang hinihintay natin dito kung kailan siya ilalabas sa atin. Dahil sa India siya unang i-release ngayong January 5 na paparating. And yun guys, yung mabilis na video natin. Till next video po, thank you for watching.